mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa... Welcome sa Debaters Convention at meron tayong debate na mangyayari ngayong gabi, alas 11, halos alas 11 na, January 20, 2022. At ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa Godhead. At ang first speaker natin, ang ating Fernando Camacho ng STA. At second speaker naman. Madira siya, hindi debate, discussion lang. Ayan, discussion pala ito. Pasensya na. This is only a discussion between SDA and End Time. So, ang magiging second speaker naman si Brother Alfredo ng End Time. At ang ating gagamitin na setup, same din sa Debaters Convention na standard na ginagamit natin. Meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes na pagtatanong, 10 minutes na rebuttal, 7 minutes na second cross, at yung ating 5-minute na conclusion, mahuhuling magsalita yung ating first speaker ayon sa kaugilian ng Debaters Convention. Ayan. At before natin simulan ating rules na gagamitin ngayon, Debaters Convention rule, rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung igil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, categorical ang question, yes or no, tama mali, dapat pumili mo na doon sa pagpipilian at doon ka lang pwede magpaliwanag pag nabanggit mo na yung pagpipili. Ayan. At kami yung magbabantay dyan. Rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question ka agad yan. Walang paliwanagan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ang itatanong lamang ay ayon sa itininding ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stance, sa cross-examination, maaari nang magtanong ng ang speaker ng kahit na ano, inilatag man o hindi inilatag. So rule number 6 natin, ang makakatanggap ng tatong warning sa akin, syempre may disiplina, pero bihirang bihira ito. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin and moderator decision. Ayan. At tatanungin ko na lang yung dalawa, sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa nabanggit na mga rules? Yes, Your Honor, sumasang-ayon po. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating second speaker sa mga nabanggit? Objection, bro. Okay, bro. Kasi dati nag-usap kami, ang agreement namin is 20 minutes yung presentation. Ngayon, ay, 10 na lang. Ah, 20 minutes. Okay. Gets. So, 20 minutes ang presentation. Tapos yung tanungan. Maintain yan. Ilan ba? 10 minutes yata yun. Tama ba? 20-10? No, 7 minutes. Seven lang. Okay. Salamat sa pagkocorrect. No? So, meron tayong 20 minutes na presentation. Sa rebuttal, ano ito? Ilan ito? Same lang din? Oh, yan. TRM. Kasi yan ang dating agreement. Yes. 20-20, tapos ay 5 sa conclusion. Okay. At yun, 20
minutes pala yung ating first presentation, same din sa rebuttal, at meron tayong 7 minutes sa pagtatanong. Ayan. At sumasang-ayon ba yung ating second speaker, Bro Alfredo? Okay. Okay, at yan yung confirmation. Pero bago yan, syempre, ipakilala ko muna yung ating mga debater. Mauna na ang ating first speaker. Kilala ka, kapatid. Okay po, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr., muli pong tatayo sa panig ng katotohanan at maliit pong kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Pagpalain po tayong lahat. Okay, at ang ating second speaker din, magpakilala ka, kapatid. Maling gabi. Ako po si Brother Alfredo Sakayan. Walang akong i-presentar na grupo kasi hindi naman ako kaanib ng kung ano man ng mga religious group. I am just simply a Christian, that's all. Yun, that is Bro Alfredo. At syempre, mabibigyan ko ng 20 minutes sa unang pagpapahayag sa topic na basahin ko lang taglit. Alin ang tamang Godhead? Ayan. So, 20 minutes ito, Bro Fernando Camacho. Yes. Your time start now. Okay, at unang-una nating pinupuri ang ating pong Panginoong Diyos at hangad po natin na sa usaping ito ng pangpananampalataya ay lubos na maitaas ang kanyang banal na pangalan at maluwalhati. Ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr., ay nakatayo po sa tawag dito bilang unang tagapagsalita. Ano ho? At ang akin pong katuwang ng pag-aaral ang Pastor Alfredo Sakayan, isa pong associate pastor ng End Times Message Christian Tabernacle Church. Ano ho? Ayan. At naniniwala ako, mga kaibigan, mga kapatid, na kung merong magdadala ng tunay na aral ukol po sa paksang ano ang tunay na Godhead ayon sa Biblia, yan po'y walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church na siyang tunay na iglesia na itinatag ng ating pong Panginoong Diyos. Ano? Hindi po ibinigay ang pabalitang ito upang ipangaral ng End Time Message Christian Tabernacle Church, kundi sa bayan mismo ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag po sa aming pandoktrina. Kung titignan niyo po ang aming pong pangdoktrina, yan ay makikita po ninyo dyan po sa pinamamahagi naming Biblia. Yan, yung sa bandang likod po niya, mayroon po kaming ipinakiusap sa Philippine sa pamunuan ng kagawaran ng gumagawa ng Biblia, nag-iimprenta, ilagay po yung aming doktrina. At ito po'y masusumpungan ninyo dyan sa likod, 28 fundamental belief. O, pangalawa po riyan ang atin pong tatapikin ngayon o pinag-uusapan. Ano? Ang title po, Kadyusan. O, sa amin pong mga English na mga lathalain, ano ho? Yan po, yung kadyusan po na yan, inuuri po namin sa mga salitang Godhead o di kaya'y Trinity. Ano ho? Ngayon, maliban dyan, dito pa sa kabilang pahina, mga kaibigan, nakalagay din po dyan ang aming paniniwala tungkol sa Godhead. Na ang wika rito, ang Godhead, yan po ay binubuo ng tatlong persona. Pansinin po ninyo at babasahin kong pansamantala. Mayroong isang Diyos. Yun pong isang Diyos na yun ay inuunawa po namin bilang na nasa bilang na ekad. Composite one. Ano? Composite unity. Mayroong ekad na Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At ito pong Ama, Anak, at Banal na Espiritu, hindi po ito isang persona na ang Ama, siya rin ang Anak, o siya rin ang Holy Spirit, o di kaya'y
ang Ama, siya rin yung anak, at yung Holy Spirit, siya rin yung anak. Hindi ho ganun, mga kaibigan, mga kapatid. Ano ho? At lihis din ito sa paniniwala na atin pong nakalap dito sa endtimemessage.info na ang Godhead ay mayroong three mainline denominational belief. Ano? At nakikita natin dito sa pamantayang ito ng End Times Message homepage, hindi po kasama dito yun pong Godhead ng Seventh-day Adventist Church. Kundi ang kanila lamang lathala, Trinity ng Roman Catholic Church at yung Oneness Doctrine at yung Two-ness Doctrine. Wala ho ang hindi ho nila isinama yung Trinity Doctrine or Godhead ng Seventh-day Adventist Church. Marahil ay hindi pa nila alam ang ganitong uri ng pag-aaral sa Seventh-day Adventist. Kaya isang magandang pagkakataong ito na ang tunay na bayan ng Diyos ay makapaglalahad ng tunay na aral upang maipangaral sa kabuuan ng End Time Message, ano ho, Christian Church at sa lahat ng mga taga-subaybay. Naniniwala po ang Seventh-day Adventist na ang Diyos binubuo o mayroong tatlong persona. Iba ang persona ng Ama, iba rin ang persona ng Anak, iba rin ho ang persona ng banal na espiritu. Ano ho? At dito rin ho makikita ninyo mga kaibigan, mga kapatid, samantalang pinag-aaralan natin, pinag-uusapan ang Godhead, ito po ay makikita lamang po ninyo sa tatlong mga pangunahing talata. Diyan sa Gawa 17:29, ginamit din po sa King James Version yung terminong Godhead. Mula sa adjective na Gregong pananalita na theon, na ito naman ay tumutukoy sa pagiging katulad o godlike. Ano ho? Isang talata na ginamit din ito doon sa kapitulo 1 talatang 20 ng aklat ng Roma. O, ginamit din po yung salitang Godhead. Hinango naman po ito o translation mula sa tekstong Grego ng noun feminine na Theotes. At ganun din naman sa Colossians 2:9, ginamit din uli sa King James Version sa salitang Godhead na ito ay nasa terminong Theotetos. Ano ho? Ayan. Na itong Theotetos sa isang noun genitive feminine singular, mula rin po ito, no, sa salitang Theotes. Tumutukoy sa divinity. Kaya naniniwala tayo nang magkatawang tao ang ikalawang persona, ang Panginoong Jesucristo, napupuspus po siya ng divinity. Napupuspus po siya ng Theotetos. Ayun. Kaya naniniwala po ang Seventh-day Adventist na nang nagkatawang tao ang ating Panginoon, nasa kanya po napupuspos yung Theotetos o yung kalikasan ng Diyos. Ano po ba ito sa pananaw ng Seventh-day Adventist? Ito po yung katulad ng pag-ibig, liwanag, ano? Yung katotohanan, yung kapangyarihan, karunungan, kabanalan, at iba pang mga katangian ng Diyos. Ano ho? Ngayon, samantala, mga kapatid, mga kaibigan, maraming nagsisikap na ipaliwanag ang Godhead. Pero sa halip, nauuwi sila sa tinatawag na replacement theology. No? Isang counterfeit idea ng totoong katuruan ng Godhead. Tandaan ho natin, no? Ang Godhead o ang Trinity, yan po ay ikhad na Diyos, binubuo ng tatlong persona, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu. Na ito po ay gumagawang may kaisahan, lalo na't pagdating sa kaligtasan. At yan yung mababasa ho natin, mga kapatid, ang katunayan na ginagamit namin ng Godhead pangukol sa patungkol sa Ama, Anak, and the Holy Spirit, nasa Council on Health
sa pahina 222 mga sinulat. Isa sa mga isinulat ng kapatid na Ellen G. White. Ang sabi rito, the Godhead was tried with pity for the race, and the Father, the Son, and the Holy Spirit gave themselves to the working out of the plan of redemption. Etcetera. Mahaba ito. Medyo tinitipid lamang natin ang atin pong oras. Ano? Ayan. Yung salita pong Godhead, katulad ng aking nabanggit, ay salinsinan po namin ginagamit doon sa salitang Trinity. Ano? Yan. Ginagamit po namin ang salitang Trinity hindi upang kopyahin yung doktrina ni Tertullian, kundi upang kapag ka naririnig ng tao yung salitang Trinity, no, ay mapupukaw ang kanilang pansin na ang pinag-uusapan dito, mayroong ikad na Diyos na mayroong tatlong persona. Ano? Yan ho. Hindi ho ikad na Diyos na may isang persona. Oh? At hindi tayo naniniwala na ang Holy Spirit extension lamang ng Ama, o di kaya extension lamang ng ating Panginoong Hesus. Hindi ho. Kundi sila po ay kapwa, o, nasa kalikasan ng pagiging tunay na Diyos. O, ngayon, saan natin inuhugot ang katunayan na mayroong ikad na Diyos? O, bagay na hindi maunawaan ng ating mga kababayang Islam, ng mga kababayan nating Iglesia ni Cristo, at ng iba pang tumututol sa Godhead o sa Trinity. Halimbawa sa Kapitulo 6, talatang 4 ng aklat ng Deuteronomio, ganito ho ang ating mababasa. Shema Yisrael, Yehovah Elohino, Yehovah Echad. Yun pong mga Hebrew na bumabasa nung araw, hindi ho binibigkas yung tetragrammaton. Binabasa lamang nila ito na Shema Yisrael, Adonai Elohino, Adonai Echad. Ganun pa man, maliwanag nating makikita na merong Adonai Echad o mayroong Yehovah Echad na siyang pinaghanguan na mayroong isang Panginoon. At itong Echad na ito na ginamit sa wikang Hebreo, uulitin ko, Echad, hindi ho Ahad. Ano? Hindi ho Ahad. Kaya nagkakamali dito mga kaibigan nating Islam. Hindi ho Ahad, kundi Echad. At itong Echad na to, ginamit din po sa mag-asawa na yung dalawa, babae at lalaki, magiging isang laman, isang katibayan na ginagamit ito bilang isang composite unity. Oh? At naniniwala rin tayo sa isang banda na ginagamit din na salitang ikad para naman ipantukoy sa absolute one. Pero sa tagpong ito, mga kapatid, oh, pinagtitibay ng banal na kasulatan na ang Diyos ay hindi lamang isang peraso, isang persona. Pinatunayan niya sa atin ng Genesis 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Elohim. Hindi po nilikha ng El o ng Elowa, kundi ng Elohim. At sa bandang ibaba, sa 1:26 hanggang 27, bilang pag-shortcut, ang wikay doon sa Genesis 1:27, pansinin po natin, 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Ibig sabihin, meron siyang mga ka-coexistence na kapwa niya kamanlalalang. Hindi ito mga anghel, katulad ng paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ang nagsasalita hindi lamang nag-iisa, kundi meron siyang mga kasama ayon sa ating wangis. Ano? Kaya naniniwala tayo na ang Diyos alinsunod sa Deuteronomy 6:4, yung salitang ikad binubuo ng composite unity, sapagkat ang ginamit sa 1:1 Elohim, sa talatang 26 naman ay natin ating, na ipinakita rin sa aklat ni Propeta Isaias na ang aktibong manlalalang ang Panginoong Hesukristo. No? Kaya ho, kung ang paniniwala ng end times na ang aktibong manlalalang sa talatang ito ay ang Ama, nagkakamali na ho sila.
sapagkat ang aktibong manlalalang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo ayon sa mga sulat ng kapatid na Isaiah. Oh, pinagtibay pa rin ang kabilangan ng tatlong personang ito doon sa panahon ng pagbibinyag sa aklat ng Mateo. Bautismuhan anya ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ganon din sa benediksyon ni Apostol Pablo, no? Na ang biya ang pag-ibig ng Diyos ang tinutukoy yung Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Santong Espiritu. Ano? Lagi naroroon ang tatlo. Hindi nadagdagan, hindi rin po nabawasan. Kaya ho yung paniniwala ng bayan ng Diyos, oh, ang Seventh-day Adventist, ang Godhead na atin pong ipinangaral ngayon, ang siyang dapat tanggapin na aral ng atin pong mga kababayan diyan sa End Time Message Christian Tabernacle Church at sa iba pang mga tumututol sa Godhead ng Seventh-day Adventist Church. Tanda po natin, ang magdadala ng tunay na aral, hindi po ang End Times, kundi ang tunay na bayan ng Diyos, ang Seventh-day Adventist Church. Ano ho? Ngayon, sa ikalawang speaker natin mamaya, hinihilingan po natin mga kababayan sapagkat ang paniniwala ng kanilang kinikilala na propeta, no, na yung nasa 1:26, ang siyang aktibong manlalalang ay ang Ama. Patunayan sa atin upang magkaroon last 5 minutes upang magkaroon ito, no, ng bigat. Ano? Yan. Papatunayan na ang aktibong manlalalang sa buong Genesis 1 kasama na ang 1:26, walang iba kundi ang Diyos Ama at hindi ang Panginoong Hesukristo. Ano? Yan. Ngayon, isang bagay pa ho ang nais nating maunawaan ho ng mga kababayan natin tungkol po sa pinag-uusapan nating Godhead. Oh, yun po nga, tawag dito, dito po sa isang talata ng sa isang sulat, no, ng kapatid na Ellen White, hindi lamang ho Godhead or Trinity ang aming ginagamit, kundi ginagamit din po namin yung mga terminong Heavenly Trio. Isang forma ng pagdideklara ng amin pong paniniwala na talagang mayroong tatlong persona ang Godhead. Oh? Alin po yung mga persona ng Godhead o ng Trinity? Yun po yung Ama, yung Anak, at ang Holy Spirit na sila po ay kapwa, oh, kana sa kalikasang mga Diyos o kana kapwa na sa kalikasang Diyos. Ano? Yan. At alam natin mga kababayan, samantala dumating na ang kapanahunan alinsunod sa itinakdang programa ng Diyos, sumapit ang Kapitulo 4, talatang 4 ng Galacia, ang ating Panginoong Hesukristo sa kalagayang Diyos nagkatawang tao. Ang layunin upang isakatuparan ang plan of redemption o ang plano ng pagliligtas sa sangkatauhan. Oh, kaya ho mga kababayan, mga kapatid, oh, nakasentro po ang aralin ng Seventh-day Adventist tungkol sa Godhead. Hindi lamang sa tunay na pagkakilala sa Diyos, kundi upang makapaghatid ng mga kaluluwa sa paanan ng Diyos na ikapagmamana ng buhay na walang hanggan. Oh? At samantala, nang nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, oh, ang Holy Spirit na sa patiunay nagsugo rin sa ating Panginoong Hesukristo, isinugo naman din ng ating Panginoong Hesukristo. Oh? Kaya, ang paniniwala namin sa Godhead, tunay na ang Diyos ay walang katulad.
nasusugo ng Diyos ang kanyang kapwa na sa kalikasang Diyos. At hindi ito nagbababa ng kanila pong pagiging Diyos. Ako? At yan may mababasa natin sa Kapitulo 16, Kapitulo 14, Kapitulo 15 ng aklat naman ni San Juan. Kaya humaliwanag ang amin pong aral ukol po sa amin pong pinaniniwalaan sa Godhead. Yan po ay nasa ikalawang bahagi ng amin pong pangdoktrina sa 28 fundamental doctrines namin. At yan ay nakatala rin sa amin pong church manual. Ano ho? Na yan ay nasa ikalawaring numero sa amin pong aklat na ito ng pinangdodoktrina. Ayan. Kaya hihilingan ko na buong husay namang ipaunawa sa atin ng atin pong mga kaibigan na si Pastor Alfredo Sakayan ng End Times Message Christian Tabernacle Church kung tunay ba at makatwiran yung pong naituro sa kanila ng kanilang kinikilalang propeta. At ako'y naniniwala sapagkat ang atin pong kausap ay isang butihing pastor, isang associate pastor, siya po ay mananangan sa doktrina ng kanilang kinikilalang propeta na si asan ba yung pangalan? Para hindi ako magkamali, ano ho? Kasi malaking bagay ito, mga kaibigan, at babantayan ko ho kasi ay sayang. Anyway, maraming salamat po. William Branham po, propeta nila. At dyan po nagtatapos. Dyan po nagtatapos ang unang pahayag ng ating first speaker, Fernando Camacho ng SA. At dadako na tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Brother Alfredo, 7 minutes para sa iyong pagtatanong, bro. Your time start. Paki-unmute. Now, bro. Anong, bro? Okay. So, marami akong tanong dito, pero ilimit ko lang. Okay? So, sinabi ni Brother Fernando kanina na yung Genesis 1:26 na salitang as, tatlo sila, they are coexistence. Tama ba? Tama ba? Yes, sir. Yan okay. Po ay tatlong persona. Okay. Ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Pero okay, ang nagsasalita po riyan, nalalangin natin yung aktual na nagsasalita, ang Panginoong Hesukristo. At siya rin ang aktual na manlalalang. At next question na. Okay. You have answered it. Now, follow up question. Can you cite me in the scripture? I want three scripture because the Bible said, let three witnesses stand that the truth will be established. Could you cite me three scripture na yung as tatlong Diyos yan? I want three scripture for that. Okay. I want three scripture na yung as is tatlong Diyos yan. At sabi mo, coexistence. So, walang coexistence means no one is down, no one is up. Pareha sila lahat. I want three scripture na yung word na as. Okay. 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 Sagot, wala tayong mababasang tatlong Diyos sapagkat hindi namin doktrina na mayroong tatlong Diyos. Kaya ho yung tanong irrelevant. Ano ho? No. Akong sinabi na mayroong tatlong Diyos. Binasa ko nga ang aming doktrina, ang paniniwala namin mayroong isang Diyos at yung isang Diyos na yun nakasandig sa bilang na ikad. Next okay? Question. I'm not asking about three gods. You miss me. I'm asking that word as. Give me scripture yung as na tatlo sila nag-usap. Yun lang, that is very simple. I'm not asking about three gods because I know that you believe in one God in three persons. So I'm asking you, that word as, give me three scripture na yung as, makita mo sa ibang mga versikulo na tatlo sila nag-usap. That is just very simple question. Okay, sagot. Sagot. Sa atin pong pag-uusap,
Nagdeklara kayo walang ipitan, pero ngayon umiipit kayo. Kung susundan ko yan at sasagutin, ano, kung mabasa ko na yan ay Ama, Anak, Holy Spirit, tatanggapin niyo ho ba mali ang aral ng end times? Brother, next question. I say this is just a Bible sharing. We are not here to judge each other. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Yes. Okay, objection muna. Yung ginagawa kasi niya, hindi na Bible sharing. Debatable na yon. Hinahanap niya na sa akin ng talata na para bang kapag ka hindi ko mabasa, mali na yung stand ko. Kaya kung mabasa ko ba, yung hinahanap niya, tatanggapin niya siya yung mali. Okay. Yun ang lalabas kasi doon sa tanong niya. Maliwanag sa aming purpose, sa aming pag-uusap, walang ipitan kung ano ang sagot, dapat igalang. Pero kung susundan ko yan, gagayahin ko yung kanyang style. Okay, bro. Alfredo, Mr. Moderator. Objection muna doon, bro. Mr. Moderator, objection. Okay, counter objection, bro. Sige, pass. I never said that if he cannot answer, mali siya. It never come out from my mouth na kung hindi niya masagot, mali siya. Siya nagsabi yung word na mali. Hindi ako nagsabi, ah. Okay. So, tuloy tayo sa tanong at sagot. Bro Alfredo. So, my question is not answered. No, next question. No, side next comment question. Tayo, bro, ha. So, next question, bro. Okay, sorry. Walang side comment. Okay, sorry. Sige. Inamin ko, brad. Okay. Next question. Sinabi mo that Jesus is a creator. Tama ba? Yes, indeed. Okay. Yan po ay aming talagang doktrina na ang Panginoong Kristo, siya po ang nag-create. Siya yung aktibong lumikha ng langit at lupa, sampu ng tao. Ano ho? Kaya ho, yun nga ho ang aking tinitindigan. Diyan sa 1:26, meron akong mababasa na yan ay Ama, next Anak question. At Holy Spirit. Okay, ang tanong ko ito, paano nito ma-dubtel sa sinabi ng ating Panginoon Jesus sa John 5:19? Kasi sabi mo, creator siya, paano mo ito ma-dubtel sa John 5:19? Okay, yung John 5:19, hindi ko pa ho ginamit sa atin pong rules. Ang tatanong lamang ninyo, alin sunod sa akin pong mga ipinahayag? Next question yan. Number 5 okay. Natin. So, next question. Mm-hmm. Yung ginamit mo na Matthew 28:19, no? In the name of the Father, and in the name of the Son, and of the Holy Ghost, ang tanong ko, yung Father ba, yung Holy Ghost ba, yung Son ba ay pangalan? Okay, yan po ay galing sa salitang Grego na onoma na tumutukoy sa kanilang authority. Kaya babautismuhan ninyo sila sa authority ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Nagpapakita po yan na mayroon talagang tatlong persona sa Godhead. Kung tutol po ang end time message sa talatang yan at sa pahayag na ito, mali na kayo. Brother, hindi ako nagsabi na kapag hindi mo masagot, mali kayo. Kayo nagsabi ako mali. Objection, Mr. Moderator. Time, stop. No stop. Side comment. Okay, no magtanong side. Lang ho. Tuloy ka, bro, okay. Alfredo, sa pagtatanong, bro. Mamaya, bro, doon ka mag-report, okay. Sa time mo, bro. Sige, bro, pasok okay. Mo. Yung sabi mo na God has no equal, anong ibig mong sabihin ng new equal? Ilan sila dito? Wala ho akong sinabi na hindi sila equal. Ano ho? Sila nga ay, ang doktrina nga namin dyan, sila po ay magkakapantay sa kalikasan ng pagiging Diyos. Ano ho? Ngayon, nung nagkatawang tao, ang ating Panginoon Jesucristo, higit na dakila ngayon ng Ama sa pagkatawang Panginoon Jesucristo, yung nagkatawang tao. Pero hindi pa siya nagkakatawang tao, pantay ho sila. Okay. Sige. Next question. Meron pa ba? Meron pang question? Sige lang. Meron po. Pa? Okay. Sinabi mo na kanina that Jesus Christ is the second person of the Trinity. Sinabi mo kanina. Now, my question is, could you scripture that declare that Jesus is the second
person of the treaty? Okay. Yun po ay deliberation na akin pong ipinahayag kanina upang ipakita na hindi lamang iisa ang persona ng kadyusan. Ipinakikita ko lamang na merong tatlo na persona. Ano, deliberation ho yun, kaibigan? Please. Okay. I have none. I have none, brother. Okay. Objection, Mr. Moderator. Bakit ganon? Dapat tanong lang. Walang ano, walang any reaction. Eh, wala na. Hey, Bro Fernando. Wala na, wala na akong tanong, Bob. I want to be happy. Okay. Oh, wala, I'm laughing. Yeah? Okay, kasi okay. Hindi ito galitan, Bob. Okay. I want to see granted, him. Kasi ano, may kasamang ano yun eh, pagtuya. Eh, anyway, go ahead. Okay, no. Wala na daw siyang tanong. Okay. You misinterpreted me. Okay na mga bro. I want to see you laughing because I want to be happy. Okay na, kapatid na ano, Mr. Moderator, pwede okay ba paki-ano na, paki-proceed na po siya. Okay. So ganito, dyan natatapos yung ating unang pagtatanong at maganda yung ating flow, so tuloy-tuloy lang tayo. Bro Alfredo, bibigyan kita ng 20 minutes sa unang pagpapahayag mo sa topic na patungkol sa Godhead. So, syempre, bibigyan ng time. 20 minutes, bro. Your time start now. Okay na? Sige. Okay, bago ako mag-proceed dito sa akin, hindi ko ito babasahin. I will just make my point here. I have here 11 verses stating that there is only one creator. If you want to read, if you want that I need to read this, sorry, but I'll be using English because I'm very poor in Tagalog. And even in Greek or Hebrew, I'm very poor about that. Because I believe that God will not judge us because we do not know Greek or Hebrew. Tagalog, I understand, Cebuano, and English. So, kung kaya nyo, kung matanggap nyo, I'll be speaking in English. So, one creator, 11 verses, one God, 15 verses, no one else beside me, 20 verses, Holy One of Israel, 22 verses, Mighty One of 4 verses, Alone, God alone, 7 verses, one Savior, 13 verses, none equal, 6 verses, one name, 7 verses, and I am a jealous God, 8 verses. So all in all, I have here limited 120 verses stating that from Genesis to Revelation, the writers, the prophets, the apostles, even Jesus Christ believe that there is only one God. Okay, so ang topic ko ito, I will start by presentation kasi konti lang to. John 4:24. Galing ito mismo sa mouth ng ating Panginoon Jesus Kristo. Sabi niya John 4:24, God is a spirit. Singular. God is a spirit. That is singular, is. And they that worship Him, singular pa rin, must worship Him in spirit and in truth. Okay? So, then we know that the Spirit of God could never be seen. I'm quoting scripture, John 1:18, from the mouth of Jesus Christ Himself said, no man had seen God at any time, but the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, hath declared Him. Okay? So, si Jesus mismo nag-declare that God could not be seen. And if God is Jesus, He could be seen. If Jesus is God by Himself, He that is speaking could be seen. If we are there in Israel, standing at His front when He released this word. God, no man had seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, hath declared Him.
even Jesus Christ have not seen the Father. He only declared the Father to the public, to the listener. Another scripture, John 5:37. Okay. And the Father that sent me had borne witness of me. You have never heard his voice, singular. And Jesus' voice could be heard. And we believe that he is God. What is the mystery there? Neither heard his voice nor seen his sheep. Oh. Jesus' sheep could be seen, but Jesus declared that no one said the Father, neither have heard his voice, singular. Now, I have 6 verses, but I'm going just to limit that by 2 because our time is too limited. Okay, now, the Trinity doctrine state, I will not say that the Trinity doctrine is wrong because that is not correct here in the public. We must respect each other. I'm just presenting the truth. I am here not to attack anybody else, but to present the truth, because the only way to correct error is to present the truth. Now, so the Trinity doctrine, which formerly I was also in that state because I was a Catholic, teaches that there is one God and 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Now, I'm going to trim that down. I'm going to trim that down because our subject is what is really the truth about the Godhead. Now, so, in Matthew 1:18, if you read that, it states, and this is, I'm going to read it. Okay, I'm going to read it. Now, the birth of Jesus Christ was on this wise. When Mary is not his mother. When his mother Mary was espoused to Joseph, and before they came together, he was found with the child of what? God? No, the Holy Ghost. It does not say that he found a child with God the Father, but the Holy Ghost. Now, so, ang scripture to napakita na si Mary, before he came to Joseph, he was already pregnated by the Holy Ghost. Now, Joseph, upon knowing that, and his adjustment, he was planning to put away Mary. But in the dream, the angel appeared to him and said, Joseph, Matthew 1:20, thou son of David, fear not to take Mary thy wife, for that which is conceived, but what's the word conceived? In here is of the Holy Ghost. So, though I am a typologist because I am not educated man, I just use nature in order to bring it to the Bible. Even in the natural, whoever that man who could conceive a woman is automatically the father of the child. So in this scripture, the father of the child is the Holy Ghost, because it is the Holy Ghost that conceived her in Mary. So therefore, automatically, the father of the child in this scripture is the Holy Ghost. Okay, next. Lucas 1:35. And the angel said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, oh Holy Ghost, pardon, and shall overshadow thee, the power of the highest shall overshadow thee. Oh, see? It is the power of the Holy Ghost that overshadow Virgin Mary in order that she is going to conceive a child. Okay? Now next, what is the statement of the angel? Therefore, the thing that is born in thee
shall be called the Son of God. Oh, what's the matter? The first statement, the one that conceived, that makes Mary to conceive, is the Holy Ghost. Now the angel said that the father of the child is God the Father. Could it be that a single child emanated or originated from two fathers? No, because in the natural, no son has two fathers. Neither no single son cometh from two fathers. So therefore, by this scripture, by revelation, and by understanding, we could see, you might say, well, it is not written. Well, I am speaking by revelation, which I believe some of you cannot accept that, but I am the one holding the ball, so it is my duty to explain it. So, dito makita natin na kung ipatayuin natin ang Holy Ghost or Holy Spirit is distinctly, absolutely different from God the Father, then Jesus must have two fathers. But it could not be. So therefore, by this scripture, we could say that the Holy Spirit and God the Father, which is also a spirit, and God the Father, which could not be seen, and the Holy Spirit, which could not be seen, because God is a spirit, John 4:24, and God is holy, 1 Peter 15. So the Holy Ghost and God the Father himself is, I am going to emphasize this, is the same spirit being. So I have trained it. So therefore, in Trinity doctrine, dalawa na lang ang naiwan. God the Father, which is the Spirit, and the man Jesus Christ, which is the Son of God. That's why in the epistles of Paul or Peter or any of them, they only mention, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. They never mention the Holy Spirit. Now, as I said, that one of the attributes of God, He is a jealous God. I am a jealous God. Now, could it be that the apostles Paul and Peter and every writer will only mention God the Father and the Lord Jesus Christ, discrediting the Holy Spirit, when in fact the Bible said, I am a jealous God? So the Holy Spirit must be jealous, because if we are going to see from Second Corinthians up to the book of Titus, they only address in their opening letters, blessed be the God and Fathers of our Lord Jesus Christ. Dalawa lang. They never credit the Holy Ghost. Is it true? No, they credited the Holy Ghost, because they understand that the Holy Ghost, which is the Holy Spirit, which is holy, which could not be seen, is God the Father himself, who is a spirit. Or else, isipirit mo yung Holy Spirit, isipirit mo yung sa God the Father, you've got two spirits. And the Bible declares, there is only one spirit. 1 Corinthians 12:13, for by one spirit we are all baptized into one body. Ephesians 4:4, for there is one body and one spirit. Ephesians 2:18, for through him we have access of one spirit. You can never read in the scripture that there are two spirits if the Holy Spirit and God, which is a spirit, is a two distinct different spirit. Okay, that is my point. So I came it down. So ang naiwan, dalawa na lang. Solve na yung mystery between the Holy Spirit and God the Father himself. So dalawa na lang. So paano ito? Because the Bible teaches there's only one God. I give you 123 verses that in one you cannot make it two, you cannot make it three, or any number. One is one absolutely. Okay, so now, I've got only 8 minutes. I believe I cannot make it. So I believe that Jesus Christ, being the Son of God, he is a man. He has a body. He has a spirit. He has his own soul. Jesus Christ increased in wisdom. Luke 2:42-52. How is it that Jesus increased in wisdom? You cannot increase in wisdom if somebody did not teach you.
Even in the natural, student will not increase the wisdom without the teacher. So it's like with Jesus Christ. How come that Jesus Christ increased in wisdom? Because he is being taught by the Father. He has no, his power, his knowledge, his wisdom is not equal with the Father. He is always taught by the Father. John 8:28, John 12:49, the word that I speak unto you, I speak not of myself, but what the Father gave me as I heard, whatever he commandment he gave me of what I say and what I speak. So Jesus is taught by the Father. The Father is greater than him. John 4:10-28. So Jesus increased in wisdom because he is being taught by the Father. John 8:28. Sabi na ating Panginoon Jesus Christ, I'm going to read this. He is not coexisting the Father, nor equal with the Father. 8:28. Then Jesus said unto them, when you have lifted up the Son of Man, that's Jesus Christ as a prophet, then you shall know that I am he, and I do nothing of myself. See? But as my Father had taught me, another scripture, taught me, he's taught by the Father. As he grew, his growth, his wisdom, everything in him is being taught by the Father. And he that sent me is with me. The Father had not let me alone. Where is the Holy Ghost? Bakit in-spirit niya ng Holy Ghost? And God is a jealous God. Bakit ang Holy Ghost in-spirit niya? Bakit dalawa na lang sila? Okay? Bakit dalawa na lang sila? So, what is the mystery there? Jesus is being taught of God. Jesus did not know everything. When the woman asked him, touch him, he said, who touched me? He was rebuked by the apostles. Jesus knew nothing. So, as Jesus increased in wisdom, then at 29, he went to River Jordan, and there at River Jordan, he was baptized of John, and after he was baptized, the Holy Spirit, which is God's Spirit, came down and abode in him, dwelt in him. Matthew 3:16, Mark 1:10, Luke 3:22, then John 1:32, sabi ni John, I saw the Spirit of God coming down and abode in him. What is abode? Good. So therefore, tana si Paul, sabi ni Paul, Colossians 2:9, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So, dun sa River Jordan, God, which is a spirit, came down and united. You cannot read united in the scripture, but I'm going to show another word which it will not break the revelation. At River Jordan, God, which is a spirit, comes down and dwelt in his son, because Jesus Christ is the temple of God. Malachias 3:1, for the Lord God shall suddenly come to his temple, and that is River Jordan baptism, where God, Jesus Christ, was being anointed of God. Acts 10:38. So therefore, at River Jordan, when God, which is the Holy Spirit, came down and indwelt in fullness in his son Jesus Christ, then that's the time that he and the Father became one. They united together. John 10:30, I and my Father are one. Before baptism, Jesus could never declare that, because the Father was not yet in him. But after River Jordan baptism, I give you a scripture. First scripture, then Colossians 2:9, 2 Corinthians 5:19, for God was in Christ. John 14:11, Sabiria, the Father dwelleth in me. John 10:37, Sabiria, the Father is in me. If you read it, John 10:37, John 14:10-11, 2 Corinthians 5:19, Colossians 1:19, for in him, for it pleased the Father that in him should all the fullness dwell. Where is the Holy Ghost? If God is a jealous God, surely the Holy Ghost should be jealous. But why is it? Because they understood that God the Father, which is a spirit, which is an invisible spirit, is the same spirit with the Holy Spirit, which is invisible. Because the Holy Spirit is holy and God the Father is holy, therefore they are one spirit. So therefore, what comprises the Godhead?
are true. God the Father, which is the true eternal God, John 17:3, and the man Jesus Christ, doing the plan of redemption, because God has no blood. Only in Jesus Christ, God has a blood. So, Jesus Christ is the visible form of the invisible eternal God. That's why Colossians 1:15 said, He is the image of the invisible God, because God could not be seen. But when God dwelt in Jesus Christ, He could now do the works of God, because the invisible God, the powerful God, the omnipotent God dwells in Jesus Christ in fullness. The reason that Jesus Christ could do the works of God. Matthew 20:19, all power in heaven is given into my hand. All power is given into my hand. So if there is another God, surely that God is powerless. But where is the Father? Sabi niya, the Father that sent me is in me. So the Father that gave him power is still in him, because give it in one to walk, to do the work of redemption, because Jesus could not do it. John 5:19, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing by himself. Wala sino gawa. Sinong gumagawa? Yung Ama, sabi niya, itong mga ginawa ko, hindi to akin, but the Father that believed in me. Kung hindi kayo maniwala ng Ama ay nanahan sa akin, you look at my work, because my work will testify that the Father is in me. John 14:10, John 10:37. Okay, God bless you all. That is my stand about the true Godhead. There is only one God, and the Old Testament is a spirit, but in the New Testament, He now become a man through our Lord Jesus Christ, because the Word become flesh. God bless you. That is my stand. Okay, at dyan nagtatapos ang unang pahayag ng acting second speaker, Brother Alfredo. At ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa Godhead. Parang mas tama, SDA. Sides sa ating time. At dako tayo sa pagtatanong. Bibigyan ko ng 7 minutes sa unang pagtatanong, si Fernando Camacho. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Tanong. Okay. Una ko pong tanong. Tama ba ang pagkaunawa ko na ayon sa kabuuan ng inyo pong paliwanag, ang Holy Spirit ay hindi person o hindi persona? Yes or no? Ang Holy Spirit ay hindi person? Yan ang ibig mong sabihin? The Holy Spirit is a spirit being. That is my answer. Okay, ulitin ko po yung tanong. Yun po bang Holy Spirit? Persona po ba o hindi siya persona? Okay. Categorically, I will answer it, but I need an explanation. The Holy Spirit is a person, but He is not a human being person. He is a spirit being. He is not a human being. He is a spirit being. That is my answer. Next question. Okay. Yung bang espiritu, yung bang banal na espiritu, siya ba ay naiiba kay Kristo? Jesus Christ is a man. The Holy Spirit is a spirit invisible. Jesus Christ is a man visible. But that invisible Holy Spirit dwells in His Son, Jesus Christ, in fullness. That is my answer. Next question. Okay. Nabasa niyo na po ba sa Biblia na si Kristo ay isinugo ng Espiritu? Yes or no? Sinugo ng Espiritu? 100%, because God the Father is a Spirit. The Father is the one that sent Him. There's so many scripture for that. I have established that God the Father and the Spirit is one spirit being. So it's not hard to answer to that. That the Spirit sent Jesus Christ. Next question. Okay. Naniniwala kayo na si Kristo isinugo ng Spirit o ng Espiritu? Tama ba pagkaunawa ko na yung espiritu na binabanggit ninyo, yung Ama yon na nagsugo sa Kanya? You just quoted what I said. I said that the Father, which is a spirit, is the same being with the Spirit. They are the same.
I will not use are because they are just one. The Father, which is a spirit and the Holy Spirit, is, I will emphasize it, is the same being. It's different from John 10:13. I am my Father, I want. Bakit are? Okay. Next question. Nabasa niyo po ba sa Biblia na dalawa ang nagsugo sa ating Panginoong Hesukristo? Yes or no? Yeah. Categorically, yes. The Father and the Spirit. And I have already said to you that they are not two, they are one. Only in another term. That is my answer. Next question. Okay. Kung sila ay isa lang, bakit Ama at Espiritu ang nagsugo? Kung sila ay isa lang, hindi ba't lumalabas na yan ay dalawa? Objection. That word sila, because he is just one. Time stop. Anong objection sa moderator, Bro Alfredo? Sabi niya sila, I did not use word sila, I said is. I did counter. Not use they. Okay. Counter. Tanong po yun. Tanong ko yun. Hindi yung stand niya. So sumagot po siya, nangaayon doon sa aking tanong, hindi ko tatanong yung ano niya eh. Sa tanong ko yun na dapat niya linawin. Pakiulit mo na yung tanong, Bro Fernando. Tapos tingnan natin kung... Ang Ama, isinugo si Kristo. Ganun din ang Espiritu, isinugo si Kristo. Sabi ng kapatid, isa lang daw yun. Tanong, paano ba magiging isa yun? Dalawa yun. Ama at ang Espiritu. Paano sila naging isa? Itinanong mo ako ngayon. Kayo naman nagtanong sa sarili mo. Ano ba yun? Objection, Mr. Moderator. Ano ba itong... Time stop muna. Ang sagot ko ito. Iyon, dapat sumagot. Side comment ng side comment eh. Okay. So ganito... Kasi nagtatanong naman ka sa sarili mo eh. Hindi. No side comment tayo, Bro Alfredo, ha? So ang kuwain ko lang talaga, Bro, sumagot doon sa tanong niya. At si Bro Fernando naman, tanong na talaga. So Bro Alfredo, I have answered it, brother. I have answered it. Yes, sabi ko. Sagot ka, Bro. I have answered it. Sige, Bro. Sabi niya, walang ipitan eh. Sagot ka. Sige. Anong sagot? Sabi ko, sinagot ko na kayo. Yung Holy Spirit at God Himself is just the same. Yung nagsugo is the same. Yan ang sagot ko. Next question. I will not divide him. Next question. I will not separate them. Okay, that is my stand. Next question. Ginamit nyo kanina yung aklat ni Juan. Tinatanggap din ba ninyo na yung Holy Spirit isinugo ng ating Panginoong Hesukristo? Yes or no? Categorically, yes, because David him one now. I said David him one. John 10:30, I'm using scripture, David him one. Okay. Kanina, sinabi po ninyo na yung Holy Spirit, yun din yung Ama. Ngayon lang. Tanong, dito ba sa Holy Spirit na isinugo ng ating Panginoong Hesukristo, yung Ama ba ang kanyang isinugo? Yes or no? Categorically ba? Because they became one. They became one in the objection, Mr. Moderator. Time stop. Ano ulit yung objection natin? Yes, kasi napansin ko kanina pa hindi sumasagot ng categorical, no? Yes or no? So sagot muna ng yes o kaya ay no. So, merong categorical doon, Bro Alfredo. Yes or no ba daw, Bro? Yes, but it needs an explanation. Yes, 20 seconds, Bro. Proceed ka, Bro. Explain, Bro Alfredo. Ako mag-explain? Siyempre, 20 seconds. Because when Jesus Christ and the Father and the Spirit became one, we have now a harmony of works. Because I said that Jesus Christ is not the Father, is not the Holy Spirit. Because the Father and the Holy Spirit is the same Spirit. So ang natira sa aking stand na gabid, dalawa na lang. Next question. The Father which is the Holy Spirit. Okay, next question. Uulitin ko ho ang tanong. Sabi nyo kasi kanina, ano ho? Ang nagsugo, ito yung premise, ano? Kasi tinanong ko sa inyo kanina, tinatanggap nyo ba yung Ama
At ang Holy Spirit, yung Espiritu, isinugo si Kristo, sabi mo, yes. At yung Ama, yung Spirit, yung Ama rin yun. Dito, nang tinatanong ko kayo naman, premise po ito, sino yung isinusugo o tanggap ba ninyo na yung Holy Spirit sinugo ni Kristo? Sabi ninyo, yes. Ang tanong ko, ibig bang sabihin, yung Holy Spirit, yun ba ang Ama na isinugo ni Kristo? Yes or no? Categorically, yes, but it needs an explanation. Explain, bro. Sabi ko na, nang ang Ama ay nanahan kay Jesus, they became one. They became one. So they have now in agreement. They have now an agreement. Is it hard for Jesus to request the Father? If the Father sent Jesus... Next question. Okay, next question. Saan pangata natin mababasa na yung Ama inisinugo ng ating Panginoong Jesucristo? Saan pong talata? I believe it is in John. John. Maraming mabasa yan. I think it's in John. I could not help you, but John yung makita. Time. Sabi ng Panginoon Jesus, and the Holy Spirit which... Time na, bro. Okay, I'm going to read the scripture. Time na, bro. 7 minutes time. I have a scripture. John 4:10-26. Okay na. So, dyan po natatapos ang first part ng ating discussion, which is yung ating unang pagpapahayag at yung ating unang pagtatanong. At syempre, gusto ko lang i-shout out lahat ng nasa live ngayon sa ating Facebook. Nandyan yung ating... meron tayong 20 plus live viewers ngayon. Meron tayong 23 live participant dito sa room. At meron din tayong live viewers, halos 10 sa ating YouTube. So, maraming salamat sa mga nagpuyat. At halos alas 12 na, no? Tuloy-tuloy tayo. 20 minutes ulit ito sa ating rebuttal stand patungkol sa ating pinag-uusapan. Alin ang tunay or tamang Godhead? So, bro Fernando Camacho, 20 minutes para sa iyong rebuttal. Your time start now. Okay, maraming salamat po at kitang-kita natin, no? Kung paano napunta sa dilema ang paniniwala ng end times, no? Uunahin ko na ito, no? Ito ang huli kong tinanong. Noong una tinatanong natin, nabasa ba niya kako sa Biblia na si Kristo yung sinugo ng Ama at ng Espiritu? Sabi niya, yes. Then, sunod nating tanong, ilan ngayon ang tanggapan niya na dalawa nagsugo? Something like that. Sabi niya, yung Ama, yun din yung Espiritu. Verbatim nating narinig yun. Kaya, ipinasok natin yung nasa aklat ng Juan. Ano? Nabasa mo ba na ang Holy Spirit isinugo ni Kristo? Oo daw ho. Ngayon, kung ang Ama, isipin po ninyo, kung yung Ama ang Espiritu, ibig sabihin, isinugo ni Kristo ang Ama. Ano po sagot niya? Yes! Hinanap natin yung talata saan mababasa sa Biblia na yung Ama isinugo ni Kristo. Tignan po ninyo yung ibinigay na talata, 14:26. Babasahin ko ng maliwanag sa inyo. Datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Ano daw? Yung Holy Spirit o yung Espiritu Santo susuguin ng Ama. Ano ibig sabihin? Yung Holy Spirit ba siya rin yung Ama? Hindi. Iba yung Holy Spirit, iba yung Ama. Yung Holy Spirit susuguin ng Ama. Paanong isa ho yan? Di ba? Paano naging isa? Yung Holy Spirit na siyang mang-aaliw, susuguin po ng Ama. Sa kaninong pangalan? Basa. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Sino yung nagsasabing akin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Di tatlo sila. Di ba? At malabo na yung Holy Spirit, si Kristo rin. Kasi nga, susuguin ng Ama yun. Tuloy natin. Susuguin ng Ama sa aking pangalan.
Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Kaya hindi si ang yung Holy Spirit, hindi rin si Kristo po yan. Yan yung magpapaalala sa mga sinabi ng ating Panginoong Kristo. Oh. Eh kung siya rin yan, mamamali na. Oh. 'Di ba? Kaya sabi ko ho sa inyo eh. Walang ibang pwedeng magturo ng Godhead, ng pulidong Godhead, kundi ang bayan ng Diyos. Hindi ito maituturo ng gusto ng end-time believers. Kaya nakita nyo, nagkasalpo ka na dito pa lang sa isang talatahong ito. Diba? Ngayon, isa pa sa kinatutuwa natin, ayaw ho ng ating kaibigan ng debate. Pero yung proseso ng kanyang pagtatanong kanina, ang gamit niya sistema ng debate. Diba? Nakikita ninyo may pang-ipit siya doon sa Genesis 1:26. Kung may mababasa daw ho ako, ngayon Ama, Anak at Holy Spirit, para bang lumalabas, pag wala akong mabasa, mali na yung itinuturo na Seventh-day Adventist at sila na tama. Bagamat hindi verbatim na lumabas sa bibig niya yung salitang tama at mali. Pero yun po ang implikasyon nun. Diba? Ngayon, ginaya natin yung kanyang sistema. Ano sabi niya sa dulo? Akala ko ba anya walang ipitan? Hindi consistent mga kaibigan, mga kapatid eh. Di po ba? Ayaw ng debate, pero ang prosesong ginagamit, debate. Siguro kinakailangan iayos ito ng ating pong butihing kausap ngayon. Ano? Yan. Ngayon, totoo ba na walang mababasa na Ama, Anak, Holy Spirit sa Genesis 1:26? Meron. Tinitiyak kong meron. Ngayon, hihilingan ko na verbatim niyang banggitin sa kanyang ikalawang pagtindig. Sabihin niyang maliwanag na walang mababasa sa Genesis 1:26 na yan ay tumutukoy sa Ama, sa Anak, at Holy Spirit. Gusto ko yung clear words na sasabihin po niya. Saka natin sasagutin. Pero ngayon sinasabi ko, meron may mababasa. Yan. Iiwanan po natin. Abangan po ninyo mga kababayan. Kaya dito, ilan na? 2 puntos na yon. Na hindi natin maituturing na tama yung doktrina na itinuturo ng ating mga kababayan na end times, especially sa part ng ating pong kausap ngayon. Ano ho? Ayan. Kaya ho dito napakahina ng kanya pong presentation gumamit pa siya ng 2 na lang. Ano? Eh, nung tinatanong-tanong natin, nagkomplikado na eh. Ngayon, uulitin natin, ano? Bigyan natin ng chance. Saan sa Biblia mababasa na isinugo ng ating Panginoong Jesucristo ang Ama? 2 na assignment. Ano? Ano yung una assignment? Sasabihin niya sa atin mamaya ng 1:26 ay walang mababasa na Ama, Anak, at Holy Spirit. Clear na sasabihin niya po yun. Pag hindi niya po yung ginawa, ang ibig sabihin nun, mali talaga doktrina nila. Pangalawang challenge, bilang pagbibigay uli ng luwag, ng tsansa, babasa ang atin pong pastor ng talata na yung Ama isinugo ng banal na espiritu. Ayan, ha? So, yan ang kanya pong, sorry. Nung Ama, isinugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, kasi wala akong nabasa na yung Ama isinugo ng ating Panginoong Hesukristo eh. Pero may mababasa tayo, na si Kristo sinugo ng Ama. Meron. Baka yun itanong sa atin mamaya. Di mamaya na natin sasagutin. Ngayon. Doon sa itinatanong natin, ilan ang nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo? Ilang persona? Yan po ay hinahango, umababasa natin sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 48, mga kababayan, sa talatang 12, ganito ang ating mababasa. Inyong dinggin ako, o Jacob, at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una,
ako rin ang huli. Familiar kayo doon sa terminong ako nga? Kung sino gumagamit niyan? No? Opo, ang gumagamit niya na yung ating Panginoong Jesucristo. Nang sabihin niya, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Oh. Ngayon, ang sabi rito ng ako nga na nagpapakilala na siyang una at siya rin anya ang huli, oh, ganito ang sabi sa talatang 13. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa at ang aking kanan ay siyang nadladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. O, totoo naman yun, ganun lumikha ang Diyos, di ba? O, magkaroon ng mga ganito. O, nagsisitayuan, nagkakaroon. O, sino po yung manlilikha na yan na binabanggit sa Kapitulo 13? O, sino po yan? Yung ama ba yan? Hindi. Yung ako nga. Ano? Ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sabi natin, oh, ang Panginoon Jesucristo ang aktwal na manggagawa. Siya yung aktwal na gumawa. Ang aking kamay ang siyang naglagay ng patibayan ng lupa, ang aking kanang siyang nadladlad ng langit, nang ibig sabihin, siya po ang manlalalang na aktwal. Oh. Sino yan? Ano sabi? Akitulat sa 12. Inyong dinggin ako o Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Walang iba yan kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ano katunayan pa? Tuloy natin sa 16. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na mangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon, sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Ano sabi? Nung nagpapakilalang ako nga na manlalalang o aktibong manlalalang, isinugo niya ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Oh. Kaya sabi ko sa inyo, mali yung turo ni sino nga ba yun? Baka mamali na naman ako ng banggit sa pangalan, no? Ni William Branham. Kasi kay William Branham, ang aktwal na gumawa, yung ama. Oh. Sa Biblia, ang aktwal na gumawa, ang Panginoon, na isinugo ng Panginoong Diyos. Oh. Pero ang pagpaplano, baka magkamali kayo, ang masterpiece, ang tagapagplano, ang ama. O, kaya sabi doon sa Korinto, sa Ama nagmumula ang lahat ng bagay. Pero yung aktual, ang Panginoong Jesucristo. Yan, no? Kaya mali dito ang paniniwala ng end times. Kaya walang ibang magtuturo ng tunay na aral nito kundi Seventh-day Adventist eh. Na siyang tunay na bayan ng Diyos. O, hindi po ang end time message Christian, Tabernacle Church. Hindi ho, maililigaw ho kayo niyan. Tignan ho ninyo, nag-conflict-conflict na kanina. Di ba? Oy, may assignment po, dalawa. Baka makalimutan. O, tuloy natin yung talatang ito. Sino po yung nagsugo doon sa ako nga na manlalalang? Sinugo ako ng Panginoong Diyos. Yung Panginoong Diyos, tumutukoy yung sama. Yan ang paniniwala namin dyan. At ng Kanyang Espiritu. O, kung yung Ama, siya rin ang Espiritu, eh bakit ginamit pa rito? Nang nagsalaysay, ako nga, nang nagsugo sa kanya, ang ama at ang kanyang espiritu. Kung yung espiritu at yung ama, iisa lang. Nakuha niyo po mga kababayan, mga kapatid. Oh. Kaya gumamit ng salitang Panginoong Diyos, kuwit, at ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, dalawa yon. Dalawa yon. Hindi yung isa. Ha? May kuwit yan. Oh, may kuwit yan. Oh. Kaya mga kapatid, napakalinaw ho, mali talaga aral na itinataguyod po ng second speaker. Oh. Kasi mababasa natin talaga, si Kristo isinugo 8:42 ng aklat ni Juan. Pero ang ama, hindi niya isinugo. Oh. Pero yung Holy Spirit na nagsugo sa kanya, na isusugo rin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito sinasabi ko, na ang Diyos, nagsusugo rin ang kapwa niya nasa kalikasang Diyos at hindi yung nagbababa ng kanilang kalagayan ng pagiging Diyos. O, sapagkat gumagawa sila ng may kaisahan. Pero kailanman, wala tayong mababasa na yung Ama isinugo ng Panginoong Jesucristo. Ha? Yan. Ngayon,
isa pa, pangatlong assignment, no? Babasa sa atin, babasa siya sa atin ng talata na yung Holy Spirit, siya rin ang Ama. Babasahin niya po yun. Pangatlong assignment. Ano? Kasi, para sa kanya, sa explanation niya kanina, yung Holy Spirit, yung Ama din. O, di babasahin niya na yung Holy Spirit, yun din ang Ama. O. At, pang-apat, pang-ilan na ba yun? Pang-apat. O, pang-lima. Kalimutan ko na ito yung pagkakasunod-sunod. Ha? Babasa siya, no? Na, oh, na yung Holy Spirit, yung Holy Spirit, no? Siya rin ang Panginoong Jesucristo. Yan, no? Oh, yan na babasahin po niya. Then, babasahin niya rin mamaya na yung salitang ekad, assignment po yan, na yung salitang ekad ay hindi tumutukoy sa composite unity. Maglabas po siya ng diksyonaryo. Halimbawa ng mga ganito, no? Eto, halimbawa lang, ano? Strong Complete Dictionary. Yan, maglalabas po siya ng ganyan na nagsasabing, halimbawa, yan, mga ganyan, ano? Yon, na magsasabing yung salitang ekad ay hindi tumutukoy, no? Sa pangmaramihan. Yan. Kapag wala siyang mabasa, isa lang po ibig sabihin nun. Maling-mali talaga ang doktrina ng end times. Oh? Yan. So, marami na tayong assignment, no? Na ibinigay. Oh? Lahat, yung kanyang mga presentation, hindi ko naman lahat tinututulan. Yung mga mali lang, yun ang aking tinututulan. So, halimbawa, yung Colossus 2:9, hindi ko naman tututulan yan. Totoo naman yun eh. Ako nga unang nag-explain yun eh. Ano? Ako nga unang nag-explain yan. Okay? Ano pa yung ano niya rito? Oh. Itinanong niya yung sa bautismo. Hindi naman niya ipinaliwanag. Bakit? Sapagkat nalalaman niya na talagang mayroong tatlong persona. Yung Ama, Anak, at Holy Spirit. Magkakahiwalay talaga yon. Tignan ninyo sa panahon ng sa panahon binautismo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Ama nagsalita sa langit. Yung Holy Spirit, saan yung kalapati dumapo sa kanya? Oh? At ang ating Panginoon, siya yung pinagsalitaan ng tinig mula sa Ama at siya rin ang dinapuan ng Holy Spirit. Kaya magkakaiba talaga ang Ama. Ang Ama, hindi siya ang Holy Spirit. Oh? Ang Panginoon si Kristo, hindi rin siya ang Holy Spirit. Magkakahiwalay silang persona. Yan ang maliwanag sa banal na kasulatan. No? Oh. Napansin niyo sa panahon ng bautismo sa ating Panginoon Jesucristo? Di ba? Oh. Alangan naman dinadaya tayo ng tagpong yun na yung Ama nag-anyuring kalapate. Oh? Tapos dumapo sa ating Panginoon. Oh. Tapos parang wanis ba? Oh? Gumagawa lang ng drama. Nang dumapo, umakyat ulit, nagsalita. Ito yung sinisinta kong anak, siyang lubos yung siya kong lubos na kinalulugda. Ganun ba? Hindi talaga magkakaiba ho yan. Oh, magkakaiba yan. Oh, tanggapin mat sa hindi ng atin pong mga kaibigang End Time Message Christian Tabernacle Church, mali ho talaga ang doktrina ninyo tungkol diyan. Oh, kaya kung ako sa inyo, magpa-Bible study kayo sa Seventh-day Adventist, upang kayo'y huwag malagay sa peligro. Dahil kapag hindi ho kayo nagbago ng paniniwala, oh, kayo'y magiging kasangkapan ng Diablo sa pagtuturo ng maling aral. At ang magiging tawag sa inyo, bula ang tagapagturo, bula ang mga ngaral, na ang kahihinatnan, dagat-dagatang apoy, o na nagliliyab na apoy at asop na siyang binabanggit sa Kapitulo 21 ng Aklat ng Apokalipsis. Oh? Kaya habang ipinangaral pa ang tunay na aral ng Godhead, tinatawagan natin, oh, ang lahat ng membro ng End Time Message Christian, no? Itakwil na ninyo ang mali ninyong paniniwala. Tanggapin ninyo ang tunay na turong nagmumula sa Biblia na magkaiba ang Ama, Anak, at ang Holy Spirit. Hindi sila iisa. Oh? Sila po ay gumagawang may kaisahan. Magkaiba yon.
Oh, magkaiba yung sila iisa, oh? Isang persona sa sila gumagawa ng kaisahan. Ano? Yan. Oh. Kaya napakaganda ho ng pag-aaral na ito, nakikita na ho natin eh, na may mali sa sistema ng pag-aaral na ginawa ho ng ating pong mga kaibigan. Ngayon, yun pong yun pong ginamit po dito sa Juan G30. Ito pa, isa pa sa hindi naunawaan marahil ng ating mga kaibigan, kasi ginamit po niya para pagtibayin ng ating Panginoon Jesus Kristo at ang Ama, isa siguro sa persona. Oh, pero na, gusto ko muna linawan, ano, bakit ba ginamit yung John 10:30? Ano bang ibig palabasin sa talatang ito ng end times? Yung bang Ama, siya rin ba si Kristo? Yun ang gusto nating marinig mamaya. Idagdag na sa assignment. No, bago natin sagasan, baka sumablay ako pagtutuwi dito, eh hindi pala yun ang stand niya. No? Linawin sa atin, bakit ginamit ang John 10:30? Ginamit ba ito ng end times para sabihin si Kristo, siya rin ang Ama? Yun bang ibig sabihin ng talatang ito? Yan. So, marami-rami na po yung assignment na yan, ano? Nasasagutin po ng atin pong kaibigan. Ano? Yan. Ngayon, doon sa, ano pa ba yung talata na ginamit niya, ano? Oh, doon sa Holy Spirit. Last 1 minute. Okay, thank you. Doon sa Holy Spirit na ginamit niya, yung 1:18 ng Mateo, naguguluhan ako rito sa kanyang explanation. Gusto kong maliwanag na marinig sa kanya, ano ba ang stand, no? Ng end time dito, yung salitang, ano ba yan? 1:18. Yan. At pagkapanganak nga kay Kristo ay ganito, nang si Maria ay kanyang ina, mag-asawa ko bago sila magsama na sumpo siya nagdadalang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayan. Gusto ko ipaliwanag sa atin, ano ba yung sinasabing sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Oh. Diba? Kasi ang talatang ito, hindi kumakampi sa kanya. Nagpapakita lamang, iba talaga yung Ama. Oh, at time na. Oh, sige. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating upper speaker, Fernando Camacho ng ST. At dadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. O Alfredo, 7 minutes para sa'yo bro. Your time starts now. Okay. So, salamat. Binawin ko muli. Kasi sabi niya, nagturo ako na si Jesus rin ang Holy Spirit. Hindi ko. Tanong lang. Tanong. Mamaya bro, mag-rebat okay. Ka bro, Alfredo. Okay. So, ang tanong ko ito. Yung kinot mo kanina, Isaiah 48:16. And now the Lord God and His Spirit has sent me. Naunawaan ko na inihiwalay mo yung Lord God at ang Spirit. Tama ba? Yes, sapagkat yun po ang nakalagay sa talata, no? Na yan ay talagang magkahiwalay. Sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Pansinin po ninyo yung pagkakatitik. Pagkatapos ng Panginoong Diyos, may kama. Tapos sinundan ng at. Ang kasunod ng at, long lang. Ang tanong ko muli, maniwala ba kayo na yung Lord God? Sino ba yung Lord God sa paningin mo? Yung Lord God sa talatang ito ng Isaiah 48, talatang 16, ang Ama. Sinabi ko na yan kanina, ano? Yan. O, sa ibang talata, si Kristo tinatawag ding Lord God. Pero sa talatang ito, ang Ama po yan. Nagsugo sa kanya ang Ama at ang kanyang Espiritu. Magkaiba yon. Dalawa po yan. Next question. Itong spirit na pinadala niya, sino ang may-ari dito? Objection, Mr. Moderator. Samahan po niya ng talata. And now, the Lord God and His, that's a position. Position. Same so, verse. Ang tanong ko, itong Holy Spirit, sino ang may-ari
talatang ito. Ano dong verse yan, bro Alfred? 48. Doon pa rin, doon pa rin. Oh. Doon pa rin. Sige, pasok 30 seconds. Mm-hmm. Sagot. Okay, sige po, pakiulit po ng tanong para klaro. Ang tanong ko ito, kasi inhiwalay mo yung Lord God at ang kanyang espiritu. Tama. Ang tanong ko, itong espiritu na pinadala sa talatang ito, sino ang may-ari? Hmm. Oh. Okay. Yan po ay deliberation ni Isaiah. Oh, kahit na gumamit siya ng terminong kanyang, ha? Sa itang kanyang, hindi to hindi ibig sabihin na pag-aari ng Ama ang Holy Spirit. Ano? Sana unawain po ninyo, paano ba ang way of deliberation ni Isaiah? Ano? Sa talatang ito, lalo na kung titignan ninyo ang kasulatang Hebrew, na uumit na yung salitang sinasabing kanyang. Okay. Next question. Ang tanong ko dito, itong Lord God, na yung espiritu niya, sinugo niya, itong Lord God, mayroon ba siyang sariling espiritu? Separate from the spirit na sinugo niya? Ah, yes, dito nga sa ating pinag-uusapan, ano, lalagyan nyo ng talata kasi mahirap mangulay, no? I think yung tanong nyo nasa Isaiah 48 verse 16 pa rin. Oh? Yeah, yeah. So dito, ang nagsugo, yung Ama at ang Espiritu, nasa capital I nga yan eh. Oh? Talagang separate person po yan. Parehong nagsusugo, yung Ama at yung kanyang Espiritu. Next question. Ang tanong ko, itong Lord God, may Espiritu pa ba? May Espiritu ba? Kasi si mo, iba yung Ama, iba yung Lord God, iba yung Spirit. Mm. Okay. Kung ang tinutukoy ninyong Espiritu, ano, ay halimbawa, ganito. Oh, ako, yung Espiritu ko, sumasa aking anak. Ibig sabihin, yung aking presence. Oh, ang Ama may ganon. Pero hindi yung capital E. Small letter E yun, Espiritu. Pero dito, capital letter E ito na Espiritu. Oh? Hindi ito nagmula lang sa Ama. Oh. At kahit tignan ninyo, no, babasahin ko sa inyo yung text na... Next question. Okay. So, sige. Para hindi yung clear. So, next question. Objection, Mr. Moderator. No, side comment ulit, bro. Ano, Sorry. Bigyan kita ng warning, sorry. Bro. Discard it. Sige, bro. Tuloy, bro. Okay. Atong, bro. Second question. You again touch Matthew 28:19 na sabi mo, hindi ko pinagtuloy. No? Kasi sabi mo, alam ko na tatlo sila. No? So, from Matthew 28, this is Matthew 28:18. Now, I'm going to read in Matthew, doon ako magtanong. Matthew 28. Matthew 28:20. The people that basahin ko yung 19. Go ye therefore and teach nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, tanong ko kanina kung pangalan ba ito. Next 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you. Eh, bakit kung tatlo sila, bakit si Jesus lang ang sasama sa believer? Okay. Sagot, mali ho yung unawa ninyo na si Kristo lang ang sasama. Ang ibig po sabihin niyan, ng salitang ako'y sumasa inyong palagi, hindi yung pagiging persona niya ang kasakasama, kundi yung kanyang presensya. Yung presence, yung magiging kasakasama sa pamamagitan ng ano? Ng Holy Spirit na kanyang isinugo. Mayroon bang question? Mahaba pa ho yata, mahaba pa. Okay, so, will you reconcile it? Na sabi mo na ang I am is the Holy Spirit na kanyang sinugo? Kasi sabi niya ay. Hindi naman sabi niya the Holy Spirit. Will you reconcile that? Yung, sagot.
yun yung sumasampalataya, yung presence. Ano? Yung presence, hindi mismo yung pagiging persona ng ating Panginoong Kristo, o kundi yung presence. O? Kahit nung sabihin niya, mayroong dalawa o tatlong nagkakatipon, nasa nakalagit na presence po ang binabanggit. Discussion. Pwede ba na ang presence mo, sabihin magamit kayo ng word na presence at wala kayo dyan? Pwede. Pwede. Sapagkat yung salitang presensya, malawak po ang kahulugan. Ano ho? Oh, minsan yung aking mga kaibigan eh, meron silang pagdadaos eh. Pero sinasabi ko, sige, ang presensya ko nasa inyo. So, dyan natatapos ang ating second cross. At dako tayo sa rebuttal ni Brother Alfredo. 20 minutes ito, bro. Your time start now. Okay. So, salamat. Ayusin ko ito, ha? Sabi ko kanina na yung panindigan ko sa Godhead from three person, nasabi na three person, I came it down to two. Because yung Ama at ang Holy Spirit, pinag-iisa ko na. Kasi the Bible declares, plainly declares, there's only one Spirit. I give you the scripture, three scripture. Na pag isiparate mo yung Holy Spirit from God the Father, which is a Spirit, you've got to Spirit. And you can never read from Genesis to Revelation that God is a two spirit. There's only one spirit. So I trim it down that ang nanatili na lang para ayusin yung mystery ng Godhead is dalawa na lang. At hindi ko nagturo na ang Holy Spirit ay Jesus. Pag take the order yan, pwede niyong marinig. Jesus is not the Holy Spirit. Because Jesus is a man with body, spirit, and soul. Because He is a man. Man is a triune being. God is a spirit. And ang panindigan ko ito, God is a spirit. He is one with the Holy Spirit. You cannot make it two. So therefore, yung Ama na the Spirit which is invisible, which is also the Holy Spirit, at River Jordan came down and indwelt in His Son in fullness. Yan ang aking stand. That's why Jesus could say, I and my Father are one. Hindi ko sinasabi na si Jesus ang Ama. Hindi siya ang Ama. Tumatawag siya sa Ama. Sumasamba siya sa Ama. Hindi niya alam ang lahat. Ang Ama, lahat. Ang lahat ay alam ng Ama. Si Jesus ay napapagod. Ang Ama hindi napapagod. Si Jesus hindi niya alam ang lahat. Ang Ama, lahat. Alam ng Ama. Isaiah 40:28. Have you not known? Have you not heard? That everlasting God? Fainted not, nor is weary, and there is no searching of His understanding. That is God the Father, which is the Holy Spirit. And Jesus, His Son, is just a man, the Son of God. The wisdom of Jesus is limited because He is just a man. But I will see bakit alam ni Jesus, because sabi niya, John 3:35, for the Father loveth the Son and He giveth Him all things. Oh. Sinong naghatag? Yung Ama. Hindi ko yun. I will not cut the Holy Spirit. As I said, I stand still that the Holy Spirit and God Himself is the same Spirit. You cannot produce in the Scripture that it are two spirits. I am challenging that. You cannot produce that. So, sa River Jordan, yung Ama, that which is a Spirit, came down and dwelt in Jesus in fullness. That makes Jesus and the Father one. They are still distinct. But because the Father, which is a Spirit, can dwell in a man, eh, kahit tayong mga believer, the Spirit of God dwells in us. Maraming scripture yan. 1 John 4:12. Romans 8. If the Spirit of Him that raised up Jesus Christ dwells in you, if the Spirit of God could dwell in us that born of a sinner, how much more Jesus Christ, which is the virgin born Son of God?
So therefore, God, which is a spirit, dwells in Jesus Christ as River Jordan. Dalawa na lang yung involved ng Godhead. Kasi yung Holy Spirit and God himself, pinag-iisa ko na. So, bakit ako nagturo na God, there is only one God. Okay, may basahin ako. 1 John 5:20. Bago muna, Revelation, John 17:3, ito ang prayer ng ating Panginoong Hesus Kristo. John 17:3. Basahin ko. And this is life eternal. Ito ang prayer ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tingnan nyo. That they might know thee, yung Ama, the only true God, only true God. There is no two, there is no three in only. There is no two, there is no three, there is no four in only. And Jesus Christ, whom thou sent. Ibig is dinugtong ang kanyang pangalan. Kasi ang mystery nyo, yung eternal life, which is God, dwelt in Jesus Christ in fullness. 1 John 5:11. Basahin ko muli. 1 John 5:11. Ito. And this is the record that God hath given to us eternal life. So therefore, God is the only thing that is eternal. And this life, which is God himself, which is eternal life, is in his Son. He that had the Son had life, and he that had not the Son of God had not life. See? The only thing to have life is to receive the Son of God, because God, which is eternal life, dwelleth in his Son. Another scripture, forward, John 5:20. And we know that the Son of God is come. Oh, ito ang prayer ni Panginoon Kristo. Ito ang prayer niya. And we know that the Son of God is come. Anong ginawa? Anong gawa niya? And hath given unto us understanding. Iyon ang misyo ng ating Panginoon Kristo. And hath given us understanding that we might know Him, Him that is true. Sino? Yung one true eternal God. Yan ang ibig sabihin ni Kristo. Dapat maintindihan mo, manaunaan mo yung isang bugtong at totoong Diyos. Hindi tatlo, hindi isa. Hindi tatlo, hindi dua. Now, where is the true eternal God? Where is the true eternal God? Sabi ko ganiya, and this is the record that God has given us eternal life. And this life is in His Son. And we are in Him. Where? We are in God. We are in God. As children of God, we are in God. Because walang anak dito na wala nanahan sa kanyang Ama as a seed. So as a children of God, we were also in the mind of God. Now when Jesus, when God is here on earth, saan siya? Saan siya? Oh. And we are in Him. That is true. Oh. Kung anak ka, nandyan kayo sa Diyos. Nasaan ang Diyos? Even in His Son. Oh, ito. That's very clear. That God is in His Son. Hindi mo sila ma-separate. Because if you separate Jesus from the Father, Jesus could not display the work of God. He could not manifest God in His life because He is just a man. Yon ang aking stand ng true Godhead. The Holy Spirit, which is God Himself, dwells in fullness in Jesus Christ. Jesus Christ as a man is the visible form of the invisible Holy Spirit, which is God, which is Holy Spirit. Yon, pinag-isa ko na. Kaya sabi ni Jesus, I and my Father are one. Iba pa rin ang Ama, iba pa rin ang Anak, pero nanginwan sila. Bakit nanginwan? In the sense that the Father dwelleth in the Son in fullness. That is my stand. Sabi ni Jesus, sabi niya, He that honoreth the Son, honoreth the Father. Bakit yung Son in the forefront? Bakit hindi sinabi, He that honoreth the Father, honoreth the Son? Kasi pag i-honor mo ang Son, automatically, you are honoring the Father because the Father is in the Son. John 5:23. He that glorified the Son, glorified the Father. John 10:31. Bakit hindi sinabi, He that glorified the Father, glorified the Son? Because the Father
He lived in the Son. So if you glorify the Son, automatically you are glorifying God because God is in the Son. That's John 13:31. He that hath the Son hath life. Oh, yun ang ating pinigay kayo na. Oh, sabi ni Jesus, no one can come unto me, unto the Father, but by me. See? Walang makapunta sa mga maliban kay Jesus. Bakit? Saan ka pupunta? Pupunta ka sa iba? Punta ka kay Jesus sapagkat ang Ama ay nak kay Jesus. Yun ang sabi niya, no one can come unto the Father, but by me. Saan ka punta? Dapat punta ka kay Jesus kasi ang Ama ay nandyan sa Kanya. Okay. That is John, 1 John 2:23. John 15:23. He that heateth me, heateth my Father also. So, I did not teach that the Father is the Son and the Son is the Father. No. We are distinct, different being. God is a spirit being. Jesus Christ is a human being, but they became one in the sense that Jesus is a man and God is a spirit. So he dwelt in his Son at River Jordan baptism. That makes one God manifested in the Son. The true eternal God, the true eternal God manifested, dwelt in the Son. 1 Corinthians 5:19, for God was in Christ. That is just very simple. No, that is just very simple. You cannot pull out God from Jesus Christ. John 16:32, sabi niya, the hour will come that you will leave me, and now is. But I am not alone, for the Father is with me. John 8:29, ganyan din ang pagkasalita. So nang ang Ama at ang Anak ay nanging isa na, you can no longer separate them. That makes one God manifested in human flesh. That is my stand, as simple as that. There is no three persons of the Godhead, because the Holy Spirit, which you see another person, and God himself, which is another person, I made him one. And the Holy Spirit and God himself dwelt in his Son. Colossians 2:9. Okay, I will read. I will read John 10. Fourteen muna. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself. Say, Jesus only subjected himself to the Father. Di anak ko equal. Di anak ko equal. Anak ko equal. Because 1 Corinthians 11:3, the head of Christ is God. But the Father that dwelleth in me. So tama si John, tama si Paul. Colossians 2:9, for in him, in the body of Jesus Christ, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Matthew 28:19, all the power of heaven and earth is given into my hand. Sinong nagbigay? Yung Ama ang nagbigay sa Kanya. Binigyan siya ng Ama ng power. John 3:35, for God loveth the Son and he giveth all things. So, kaya nga, sabi ko, the true Godhead, because the Bible consistently teaches that there is only one God, there is only one God, you cannot make him three person, no, two person. The person of God is Jesus Christ, because he is the visible form of the invisible God, That is my stand, brother, as short as that. So, I have given you much scripture that Jesus, that God is in his Son. Automatically, if you honor him, if you glorify him, if you have him, you have God, because God is in Jesus Christ. You cannot see scripture that he who had the Father had the Son. No, you cannot do it. You cannot find it. Okay? That is my simple stand, brother. Hindi na ako abot ng 20 minutes. Diyan lang ako. I stand helpful because I give you scripture. I give you all scripture. God bless you all. That's all my stand, brother. So, dyan, nagtatapos ang rebuttal. Ating second speaker, brother Alfredo. At syempre, dako tayo agad sa ating pagtatanong. 7 minutes ito. Bro Fernando Camacho, your time start. Okay. Oh, bro. Tanong. Okay. So, pareho tayong nagtuturo ng Godhead.
Ano? Ang tanong ko sa inyo, sapagkat pareho din natin ginamit ang 29 ng Colossus, ano po sa tekstong Grego yung salitang Godhead o yung pinaghanguan ng salitang Godhead? Okay, as I said kanina, Brad, ang alam ko lang na lingwahe is English, Tagalog, at Cebuano. I am very ignorant about Hebrew because I believe na on the day of judgment, God will not ask us of any language but on our language because the Bible said, faith cometh by hearing the word of God. So, sigilin lang ko ng Panginoon. Okay, next question. Ibig niyo bang sabihin hindi na natin dapat pangbalikan ang tekstong Grego? Tama ho ba yun? Hindi ako nagsabi. Next question. Mali ba o tama na gamitin o balikan ang tekstong Grego? Tama ba o mali? Depende sa tao na karapat. Objection, Mr. Moderator. That is my answer. That is my answer. Time stop muna, bro. Ano muna yung objection ng first speaker? Yes, categorical. Tama ba o mali na tayo'y nabalikan ang tekstong Grego? Categorical. Tama, but I have to explain it. Tama, but I have to explain it. 20 seconds, bro. Okay. Tama yan, Brad, kung ang yung kaharap mo ay marunong sa Grego. Pero katulad ng hindi marunong bumasa, nagkikinig lang sa Bible study, paano mo yun ma-apply? Yan ang tanong ko, yan ang sagot ko. Next question. Okay. Next. Doon po sa 1 John 5:20 na ginamit po ninyo. 1 John 5:20. Sino po yung magbibigay ng unawa? Aaron, it's the Son. By His ministry. 3 years and a half na preaching niya. Dinala niya ang Ama sa tao. Pinainawa niya ang Ama sa mga tao. Okay. Next question. Isa sa unawa na kanyang ibinigay, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kanino tumutuko yung terminong ito ang tunay na Diyos? Sa Ama o kay Kristo? I give you reference. Before ko yung binanggit, dito ako nagmula sa... Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, ano ulit yung... Yes, categorical. Kanino ito tumutukoy? Sa Ama o kay Kristo? Yung salitang ito ang tunay na Diyos. Sa Ama ba daw o kay Kristo? Yung ikot mo is John ba yan? John 5.20? 1 John 5.20? Yan ba? Ano daw yung 1 John 5.20 yung ginamit ko ninyo. Ama ba daw yung... Anong tanong dito? Anong tanong dito? Yung terminong ito ang tunay na Diyos. Kanino po yan tumutukoy? Sa Ama o kay Kristo? I will answer it. The Son, Jesus Christ. Second. Okay. Yun bang Ama tunay ring Diyos? Yes or no? Categorically yes, but I have to explain it. Proceed. Explain? Yes. Okay, sige muna. Okay, yan na? Proceed. 20 seconds, time to show. Sabi ko yung John 17:3, sabi ni Jesus, that they might know the only true God. At dito, in-explain niya na yung true God inanahan sa anak. Even in Him. So, that makes Jesus and the Father one. That makes Jesus and the Father one. That's my answer. Okay, next question. Dito ulit sa 1 John 5:20. Ang sabi rito, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos.
Sino yung Ama at sino yung anak ng Diyos? Sino yung Ama? Yung God the Father. Yung Sabato. Yung God the Father. Yung Ama ng ating Panginoong Jesus Kristo. Okay. Next question. Ilang persona ngayon ang binabanggit dito? Isa o dalawa? Dito? Persona? Mr. Moderator, I object the question. Yung objection natin, second speaker. Eh, wala namang person binanggit dito eh. So, dinidinay mong sagutin yung tanong niya, bro? Objection, counter, counter. Wait lang. Okay. Bali, dinidinay mo, bro Alfredo, yung tanong niya. Kasi ang tanong niya is ilang persona, wala namang persona ang binanggit dito. Okay. So, bro Fernando. Yes, counter. Oo, meron po. Yung salitang siya, kanya, o ama, o persona yon. Kaya tinatanong ko, ilang persona ang binabanggit sa 1 John 5:20? Isa o dalawa? Okay, pag-ipitin mo ko itong sagot ko. Dalawa, the Father and the Son. Pero sabi ko na, hindi sila dalawa kasi nanging isa sila. Yan ang stand ko. Nanging isa sila. Because the Father which is a Spirit, the Holy Ghost which is a Spirit, could dwell in a man. That is my stand. He dwelt in Jesus Christ. That makes them one. Next question. Okay. Next question. Iwanan na lang muna kita riyan. Punta ako sa Isaiah 48. Ano ho? Yan. Isaiah 48, 12, 13, at 16. Tinatanggap niyo ho ba na yung lumika, yung aktibong lumika, ay isinugo? Yes or no? Anong scripture? Saan ang scripture yan? Isaiah 48, verse 12, 13, at 16. Okay. Kuha mo na, bro Alfredo. Time stop to, ha? Okay. Nakuha mo na yung... Oh, so ang tanong? Pakiulit daw yung tanong. Bro. Okay, re-revise ko na lang. Diyan sa Isaiah 48, verse 12, 13, at 16, tinatanggap niyo ba na yung aktibong manlalalang ay isinugo ng Diyos? Yes or no? Sa scripture na ito, objection, Mr. Moderator. Ito, sa scripture to, it is clear time na yung stop. Yung nag-create ay sinugo ng Diyos. Time stop ko na, bro, ha. Ano yung objection natin for speaker? Yes, categorical. Yes or no. Tinatanggap ba niya na yung aktwal na lumika dyan isinugo ng Diyos? Yes or no? Natanggap mo ba daw, bro Alfredo? Yes. Categorically, yes, but I have to explain it. Okay, proceed, bro. Okay. 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 Sabi niya, nag-create. You cannot find one scripture that Jesus created. It is the Word of God that created all things. John 1:3. Yun ang sagot ko. You cannot find scripture that Jesus created. Okay. Next question. Natin. Okay. Next question. Nung hindi pa nasusugo yung lumikha ng yung aktual na lumikha, tinatanggap niyo po ba na yan ay Diyos? Yes or no? Ang lumika ay Diyos? In the form of the Word. Yes, in the form of the Word. Next question. Ang nagsugo, Diyos. Ang isinugo na siyang aktibong manlika, Diyos. Ilang person ng Diyos ang binabanggit kayo dyan? Isa o dalawa? Doon lamang sa tanong ko. Categorically, kung sa tanong mo lang, dalawa, but the scripture did not say two sila.
Categorically, yes, tanong mo. Okay, next question. Ibabase ko sa talata. Ilan ang ilan ang personang binabanggit diyan? Isa, dalawa, o tatlo? Persona? Sabi ko na, wala namang person nga ginamit yan. Objection, Mr. Moderator. Stop. Okay. Objection ulit. Categorical ang tanong ko, ilan? Isa, dalawa, o tatlo? Pili po siya roon bago siya sumagot. Okay. Bago siyang paliwanag. Isa, dalawa, tatlo, pro Alfredo. At kung wala doon sa pagpipilian mo, bro, ikaw namang mag-next question. Okay, next question. Okay. Tanggap mo ba dyan sa Isaiah 48, verse 12, 13, at 16? May mga persona time na binabanggit mo yan. Time na? 7 minutes. Ah, sige, salamat. At napakabilis lang talaga. At dyan nagtatapos ang ating napakainit na rebuttal at second cross. At dadako tayo sa ating conclusion na 5 minutes ito. Pero bago yan, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng nagpuyat. Meron tayong 20 plus live viewers sa live sa Facebook. Meron din tayong 10 plus live sa YouTube channel. At meron tayong 22 live participants. So a total of 50 people na nagpupuyat ngayon. At alas 12 na, alauna na pala. 12:52 na dito. At atuloy-tuloy tayo. 5 minutes ito na conclusion. Mauuna yung ating second speaker, bro Alfredo. 5 minutes para sa yung final conclusion, bro. Your time start now, bro. Conclusion. Because the subject is the true Godhead. Because the subject is the true Godhead, my conclusion is there is only one God manifested in the flesh. That's all. That's very simple. There is only one God manifested in. The Old Testament declares of one God. The New Testament also declares there is only one God. And in the Old Testament, God is spirit. But in the New Testament, He has already a body, His final resting place, which is Jesus Christ. In the Old Testament, God could appear in many forms. But in the New Testament, He only appears in one form, when He dwelt in His Son, Jesus Christ. That is my conclusion. Jesus Christ is the only God manifest in the flesh. That is my conclusion. That's all right. That's a very simple conclusion. At dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating kapatid Alfredo, second speaker. At adakdako tayo sa ating final conclusion din na first speaker, Fernando Camacho ng S. Your time start now, bro. Nakamute ka, bro. So, okay. Sige po, pakisabi kung time na. Proceed. Okay, sa akin pong panghuling conclusion, nakita natin mga kapatid, kapag kamali talaga ang aral, maagang natutuyo ang sapa. Ano ho? Napakahaba pa nung kanyang oras, pero hindi na naituloy. Bakit? Wala nang maipresent. Sapagkat natutulan po natin lahat. Ano ho? Doon sa atin pong binabanggit kanina, oh, doon sa 1 John 5:11-13 na si kanyang ginamit, totoo yun. Ano ho? Oh, na si Kristo, kapag wala ang Kristo, wala sa atin ang buhay na walang hanggan. Oh, sino po ang mayroon yan? Ano? Na yan ay panukala ng plan of redemption na binabanggit ko kanina. Yan ay pinapatutuhanan sa atin ng Efeso 1.13 na kayo'y tinatakan ng Holy Spirit. Oh, another person yon. Hindi nagtatapos sa 1 John 5:11 at 13. Pinatutunayan niya ng pagtatatak ng Holy Spirit. Nang ibig sabihin, sertipikado tayo na mayroong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Oh, kaya pilit na inaalis ang Holy Spirit. Hindi, sa plan of redemption, sa plan of salvation, parehong magkasama po yan. Ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Yung Ama, oh, siya po ang nagbigay ng kanyang anak, John 3:16. Yung anak,
yung kanyang buhay, isinuong niya sa kamatayan. Pangalawang persona. Pangatlo, yung Holy Spirit, ang siyang katibayan natin. Efeso 1.13, 4.30 ng Efeso. Ayan, ano ho? Ngayon, doon sa 1 John 5.20, mga kaibigan, napakaliwanag ho na magkaiba. Oh, wala doon persona ron meron. Oh, yung sa itang kanya, oh, person yun. Tumutukoy yung sa isang persona. Oh, oh, siguro kinakailangan lang magdagdag ng study ang atin pong kaibigan ukol dito, no? Napakalinaw dito, oh. Oh, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Iba 'yon doon sa nagpadala. Oh, 'di ba? Iba yung ama, iba yung ipinadalang anak ng Diyos. Eh di dalawang persona po 'yan. Oh, tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya. Oh, 'di ba yung siya tumutukoy sa persona? Oh, ganun din ang ginamit eh. Doon sa kapitulo 16 ng aklat ng Juan, yung Holy Spirit eh, tinawag din siya. Oh, sa tekstong Grego, ikenos, nang ibig sabihin, isang bukod na persona. Kita po ninyo? Kaya kapag mali-aral eh, mali ho talaga eh. Oh, kaya sabi ko nga sa'yo sa una pa lang, ang magdadala ng tunay na aral, ang bayan ng Diyos. Hindi po ang ating kausap ngayon, no? Na membro ng End Times Message Christian Tabernacle Church. Ano? Hindi siya. Oh, sapagkat ang tunay na aral ipinagkaloob sa kanyang bayan. Ano katunayan? Ah, sabi ng ating kausap, pinag-isa ko na. Sabi niya, pinag-isa ko na, inuulit-ulit siya. Ano ang karapatan ng ating kaibigang Pastor Alfredo Sakayan para pag-isahin niya? Yung hindi naman dapat magkaisa. O hindi naman dapat iisa at kumampi sa kanyang aral. So, pinapasunod ng ating pong kaibigan yung Biblia sa kanyang doktrina. So, na dapat sana tayong mga mambabasa ng Biblia ang susunod doon sa sinasabi ng Biblia. So, eh sabi ng Biblia, yung lumikha eh, yung aktibong lumikha, isinugo ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu, tututulan mo pa? Kita po ninyo, tatlong persona na yun eh. Oh, dalawa'y nagsugo, isang isinugo. Okay, thank you. Oh, tutol pa ba? Hindi na, talagang meron tatlong persona. Kaya kitang-kita ho natin sa usaping ito, maling-mali ang turo. Oh, ng End Time Message Christian Tabernacle Church, palibasa, bula ang propeta ang nagturo sa kanila. Oh? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat ng naturuan, no? Ng William Branham, ano? Umalis na kayo sa paniniwalang 'yan. Maibubulid lamang kayo sa kapamakan. Magiging kasangkapan kayo ng kaaway para makapagturo ng mali. Bible study kayo sa aming mga Seventh-day Adventist sapagkat kami ang may hawak ng tunay na turo ng banal na kasulatan. Kaya tignan ninyo, yung ating mga hamon, oh, yung Genesis 26, ano, wala hindi niya na natutulan. Bakit? May mababasa. Ah, sayang. Sige po, maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang ating sharing sa gabing ito. Sharing, pero... At gusto ko lang bigyan ng tig 1 minute na magpasalamat yung dalawang speaker natin sa mga 50 live viewer natin. At makakapanood pa nito ha dahil nasa YouTube ito at nasa Facebook natin, sa Debaters Convention. So mauna na yung ating first speaker. Pasalamat ka kapatid. Okay. First of all, ay pinasalamatan natin ang ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat isang karangalan ang mapagkatiwalaan ng tunay na aral na nailalahad ngayong gabi. At ganun din sa buong kabuuhan ng Debaters Convention sa mga administrador hanggang sa mga pinakamababang kawanin ito. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa akin pong kausap, pasensya na no, kung medyo yung aking tinig ay lumalakas. Ano? No, pagbibigay lamang po 'yan ng emphasize, ano ho? Yeah, maraming salamat
Pastor Alfredo Sakayan ng isa pong associate pastor ng End Time Message Christian Tabernacle Church. Ano, and sa ating pong mga kasama rito, sa aking kapatid na si Ruel, Neldan, Denmar, ayun, ang kapatid na Heron, Umbriel, ang kapatid na Prince Jumong, si Pastor Valeriano, ang kapatid na, naku, napakarami pala natin dito, no? Oo, di ko mabasa yung iba, no? Asikinol, siyempre yung ating organizer si Attorney Sispo Calopa, Sispo Lacopa, ayan. At kay Albert, Nena, Noel, Anguria, Lindon, John Bert, Rene, kapatid na Edwell, Chris Byron, ang presidente ng Kalawakan si Cal, si Cyrus, ayan. At siyempre sa ating pong patas na nag-moderator, kapatid na Russia. At yung ating binabati ko rin, yung hindi pa na manalo-nalo, kapatid na Ali Javier, sa mga usapin. Okay, siyempre, at pinasasalamatan ko rin mga kaibigan dyan mo sa ating mga comment section, mapa YouTube o mapa, tawag dito, sa ating platform. Maraming maraming salamat po. Negative or positive, yan po ay isang malaking kalaguan po sa inyong maliit na lingkod. Subaybayan din po ninyo yung aking YouTube channel mga kapatid. Type nyo lamang po, Fernando B. Camacho Jr. At lalabas na po dyan ang ating pong iba't ibang mga programa. At pati itong debating ito, mapupunta ito doon. Muli ho, mga kapatid at mga kaibigan, lubos po ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Iniiwan ko po kayo sa mapagpalang kamay ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Okay, at syempre, bigyan din natin ng time na magpasalamat si Alfredo ng End Time para sa mga viewers natin, bro. Salamat ka, kapatid. Okay, sa mga initiator dito, una ko kayong pinasasalamatan, no? Kasi magtagumpay ito. As for me, this is just a Bible sharing, no? This is just a Bible sharing. So, my only regret is I have a side comment. But I never throw word against our brother. I never throw words against our brother and his son. My only regret is ang side comment ko, no? Because I want to establish a good relationship to everybody. That is my principle. That is my principle. So, lahat na nagsubaybay, I thank you all. May God bless you all. May God bless you all. Salamat at magandang gabi sa lahat. Okay, may programa ba kayo, bro, sa End Time? Baka gusto kang imbitahan? Wala kami, bro. Wala kami sa End Time because we have no practice in the program. Okay. We have no extra program in our church, bro. Okay. So, yun. At Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa ating sponsor ngayon. Tantra-Veda.com at yung tinatawag na Silio ng mga may saya na at yung ating mga admin din na nasa nandito process po kung at yung ating official moderator na si Albert at yung ating streamer din ngayon sa Facebook at maraming salamat at bukas meron tayong debate between sa mga babae naman si Sister Daphne ng Catholic versus Sister Fatima ng Islam sa Pag na Diyos Jesus, kabayanan nyo yan. Ayan, alas 8 na napakaaga at lagi-lagi I think plus meron din debate ng ating macho at ating mature Saturday meron yan, lagi-lagi araw-araw dito sa Debaters Convention. Hanggang sa wakas, Debaters Convention, sila lamang ang maliligtas, ang magtiis. Hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Yes.